Ian Cruz nakatutok 24 oras. Ilang pamilya sa Tondo, Maynila ang nawalan ng bahay dahil sa sunog. Paalala ng Bureau of Fire Protection, tigilan na ang paglalagay ng jumper at mga illegal na koneksyon ng kuryente na lubhang delikado. Nakatutok si Athena Imperial. Nagngangalit na apoy ang lumamon sa 40 bahay sa Barangay 93 at 151 sa Tondo, Maynila, alas 10 ng umaga kanina. Mabilis kumalat ang apoy sa mga kabahayan na pawang gawa sa light materials. Wala nga nakakaalam kung hindi ko pa ako sumigaw na sunog. Umabot sa ika-apat na alarma ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, aabot sa 100,000 pesos ang naabong ari-arian habang nasa 80 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ang tinitignan po nating anggulo, illegal connection po. Kaya paalala ng BFP, itigil ang illegal connection sa kuryente at huwag din iwang nakasaksak ang appliances kung aalis ng bahay. Pasado alas 12 ng tanghali, idineklarang fire out ang sunog. Wala namang nasaktan. Umabot din sa ika-apat na alarma ang sunog sa Barangay Poblasyon, Guadalupe, Makati City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang apoy sa barracks ng mga construction worker ng isang kumpanya. Kwento ng isang residente, nakarinig siya ng malakas na pagsabog bago ang sunog. Hindi bababa sa 13 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Ayon sa BFP, posibleng napabaya ang sinaing ang pinagmulan ng apoy. Kinukunan pa namin ng panig ang construction company. Athena Imperial, nakatutok 24 oras.